Perez o Ara. Ngayon, gano'ng karami yung mga tao sa pagkakataong ito? Henry, may mga humahabol pa rin nga sa kanilang Christmas shopping dito sa Divisoria. Katulad nung naging obserbasyon ng mga polis na nakaposisyon dito, ganun din yung aking nakita dito, no, habang sa buong araw, no, simula umaga hanggang sa maghapon, hanggang ngayong gabi ay mas padagdag yung mga tao. Isa na rin sa mga factor dyan ay yung mga galing sa trabaho ay dito na dumidiretso yung ilan sa kanila para ipagpatuloy ang kanilang Christmas shopping. Kaya naman buong araw, siksikan, umulan man o umaraw. Dinudumog ang tindahang ito ng mga damit pang bike, pang basketball at iba pa mga sportswear dito sa Divisoria. Ayon kay Baby, patok ang kanyang mga paninda dahil mura. Alagang dalawa, 150 po. Sa iba, makakasya? 150 po isa, 300. Na, kasi po nasa Divisoria, napakamura. Kaya dinudumog po ng mga tao. Gano'ng karami ang nababenta niya sa maghapon? 100 pieces po mayroon. Si Tony naman na mula pa sa Marikina, napagkasya ang 1,000 pesos na budget para sa mga pamasko. Dito dalawa na to, 300. Isang blouse, 150 din. To tracing sa anak ko, 75. Doon sa bunso. Pants, 200. Ayan. Tapos ito, 85. Doon sa aking pamangkin. Nagsisimula sa 50 pesos ang iba't ibang klase ng damit, tsinelas at sapatos sa 75 pesos pataas. May mga laruan at souvenirs na 20 pesos pataas. Dinadagsa pa rin ng mga nagsha-shopping ang Divisoria. Mas lalo ngayong balik na ang mga pagtitipon at bukas na ang mga tindahan. Ayon sa One Luna PCP, simula pa November 30 naranasan ang dagsa ng mga tao na inaasahang tatagal hanggang December 24, bisperas ng Pasko. Alas 10 ng umaga, karaniwang nagsisimulang dumating ang mga mamimili. Paramihan ng parami hanggang alas 6 o alas 7 ng gabi. Kaya naman si Joy, doble ingat lalo't may mga kasamang bata, kabilang ang kanyang 5 buwang gulang na kapatid. Wala po nagbabantay. Kailangan po yung parang mag-ano kung nangyari pa mauna, maghintayan na lang po pag gano'n. Pinaintig na rin ang police visibility dito. 24 hours naka-duty ang mga police sa mga tent at assistance desk sa paligid ng Divisoria. May mga nagpapatrolya, may hotline at Facebook page din ang Binondo Police Station na nakasasakop sa lugar. Sa ating mga shoppers, dapat huwag niyo pong iwanan yung mga gamit niyo. Huwag niyo pong ipagkatiwala kung kanino-kanino, kung hindi niyo kilala. Kasi marami kami dito nangyayari, naiiwan yung gamit, nawawala sa dami ng tao po rito. So, bantayin niyo yung gamit niyo. Mananatiling bukas ang stalls dito hanggat may mga namimili. Sa totoo ba naman, mayroong night market bukas yan mula 4 p.m. hanggang 2 a.m. Henry?